alam mo kung saan nag-start yan? Nabigla ka nagpa-ukay, tapos nagka-earn ka ng konti. Meron na akong ano. May tuyo na ba noon? May tuyo na. Una na yung tuyo. Tuyo. Pero hindi ko siya masyado sila seryoso. Kasi ang una mong ginawa, bumili ka ng mga ukay kasi nalit yung, pwede no, 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 no. Nag-start ang ukay because kailangan nating magtanggal ng gamit natin. Remember? Pero it started talaga with tuyo, di ba? Tuyo muna ako. Tuyo muna, tapos hindi ko masyadong sila seryoso. Alam ko parang, nag-start yung wise na misis mo kasi instead of no, nag-ukay ako for myself. Yun nga yung nag-work sa atin. Okay, so una, never spend money that you don't have. Instead of buying stuff you don't need, try for fun lang spending your money on things that will earn you more money. Business. Natuto din ako, natutunan ko rin kay Chito, kung mag-i-invest ka or mag-ano ka ng business, huwag lahat ng pera mo. Kasi, nakadalawang beses na ako na business, ang laki ng ilabas ko. Kasama ko pa nga siya eh. All out. Tapos talaga wala akong pera. Kasi hindi kasi wala ako doon. Kaya dapat... Kailangan magkaya mong tutukan din. Tutukan mo, hands-on ka rin in a way. So, ito yan. Basic yan. Kunyari, meron kang 20. Kunyari, 20. Invest mo, pag-tripan mo muna yung 10. Yung 10 yung cash mo, para meron kang 10. Diba? Yun muna pag-tripan mo. Ang natutunan ko. Okay. Again, di kami financial experts. Ito lang yung nag-work for us. Ito yung journey namin. Ito yung mga mistakes at natutunan namin. Kasi nag-all out ako. Ito yung pera ko, ganyan. So, nagbenta ako ng bag para lang maka-franchise ako ng isang business. Parang ganyan. Yun, lugi. As in, wala talagang bumalik sa akin. Doon ako naging mas careful. Kasi sakit-sakit kaya sa local open ko na hindi. Wala man lang akong pinita. Tapos, sige lang kung siya nga kaya niya. Doon ako kasi parang kung si ganito, yung friend ko kaya niya, kaya ko rin. So, hindi ko pinag-isipan. Walang planning. Go ako ng go. Kasi wala na akong pera. Na ako, ayoko na. And then eventually, nabuo yung tuyo. Doon na talaga nag-start pagiging business ko. Through my passion and kung ano lang trip ko. Nagluluto-luto ako, di ba? So, gusto ko lang sabihin, huwag niyo ibigay lahat ng ipon niyo. Ito kasi yun eh, never put all your eggs in one basket. Yan yung sinasabi ko. Una-una, huwag mo isusugal lahat para kung meron kang matalo man, meron kang plan B. Mm-hmm. 20,000, bigay mo yung 10. Meron kang 10 ulit. Pagka it fails, if it works, good. Make more money. Yung kikitain mo, paikutin mo, palagoy mo. Kung mag-fail yung 10 mo, meron ka pa rin 10 pagtitripan. Pagtripan mo ulit yung 5. Alam mo, you have so many chances. Yun nga, ako, I never put all my eggs in one basket. Meaning, iba-ibang investments yung nagawa ko, hindi yung all out ako sa isa lang. Kasi, sa 10 businesses, imposible naman lahat yan mag-fail. May papalot. Imposible naman lahat yan mag-okay. Okay din. Sa pera, balik tayo sa pera, yung naging luho ko, in a way, yung bumili ng mga lupa, ganyan. Doon ako pinapagalitan ni Chief. Pero business pa rin. Investment pa rin yan. Kasi ano yung may lupa? Kasi income generating pa rin yan. Ito yung mga gusto ko balikan na key points. Una-una, never spend money that you don't have. Huwag kang papabound sa utang. Yun lang. That's one thing na mas maganda walang utang. Nag-work sila for sa loan. I meaning, nag-work for them. Pero kailangan, meron kayong stable job. Pero ito sinasabi ko na sa akin, na I never spend money that way. Siya ayaw niya talaga ng loan. Hindi yan naglo-loan. Pero ngayon, kinoconsider natin. Kasi may way pala yan. Anyway, yun yung first. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit lagi ko sinasabi sa mga post ko na mas maganda tayo mga kababaihan, may sarili tayong pera. You know why? Kasi iba yung mararamdaman natin, worth natin eh. Para kung kunwari, magloko ang mga... Kaya mag-iwali tayo. At least hindi ka stuck na. Saan ako pupulutin yan? Back to zero, ganyan. Dapat may sarili ka talaga. Para you're staying... Kaya mong buhayin yung sarili. Because you want to, not because you need to. Kaya mong buhayin yung sarili mo. Kaya mong buhayin yung mga very anak mo na walang ano. Kasi mas makikita mo. Yung confidence level mo iba. Diba? Pero gusto ko lang din sabihin na for those na talagang housewife at naka-asa sa husband, okay din yun. Kasi okay. Pero kailangan nyo may sarili kayong ipon. Maganda talaga yun. Kasi kunwari, for example, yung mga may mga wives din na binibigyan ng allowance. Ipunin nyo. Huwag yung, as in, wala kayong bank account, wala kayong anything. Eh, paano kung mawala? Kunwari, magloko ako, mahal diba? Ko yung pamilya. Okay. Parang, tapos ikaw, feeling mo matandahan na and all. Dapat at least makikita niya na, kasi iba yung confidence level natin kapag meron tayo eh. Diba? Iba din ang itsura ng tao pag walang pera. Diba? Yung difference. So, tsaka maganda talaga, hindi ka talaga nakaasa sa lalaki. Either. Niya, again, sorry, no offense sa mga nakaasa sa husbands. Ganun naman talaga yung setup. It's just for us, yan yung... Iba yung financial freedom, independence. Yun freedom na ma... Alam mo yun, dati nga, alam mo kung ba't ko na-decide na kailangan ko mag-sariling ipon? Naalala ko noon kasi meron akong dessert tray.
Tapos sabi ko, ay, I want this. Parang ganon. Eh, wala akong pera, diba? Saya naman ako magpabili dito. Tapos tingin lang ako ng tingin. Sabi niya, gusto mo ba yan? Sabi ko, yeah. Ay, gusto ko, sabi niya. Sige, bibilin ko yan. Pero para saan mong gagamitin yan? Ang daming tanong. As ang daming yan. Kasi ganoon din ako sa sarili ko. Paano mo yan, ganyan? So parang practical feeling ko, di ba mo nang bilhin? Kung katanungin mo rin naman. Kasi ko, no, di bali na, hindi, bibilin ko naman. Pero sabi mo sa akin, kailangan. Explain mo na kung kailangan ba. O, kailangan ba. Eh, ayaw kong tinatanong ako ng ganon. No, parang, hindi na. Hindi, bibilhin ko na na ano. Hindi pero, ko naman tinatanong, kasi isip ko na, sino na ako magamitin? And then, ngayon, hindi ko na matanong kasi may sarili ka ng pera. Oo, di ba? Parang, may gusto kong bilhin, kung property man. Tutorials or, yan. Or, tutorials yan. Kung, hikayatin nyo, kumita yung asawa nyo ng, on her own. Pero dapat bilang lalaki, sagot mo pa rin lahat. Pero maganda na may sarili siyang pera para pag may gusto siyang bilhin. O kasi di ba parang, iba yung feeling na ikaw ang bibili para sa sarili mo. Di ba? Ngayon, kung may gusto siyang bilhin ng laruan for Miggy, eh, ako, ayoko nang bilhin ng laruan si Miggy. Wala akong magawa kasi pera niya yan. Eh. Actually, ang luho ko ngayon, aside from pagbili ng lupa. Mga four parts itong talk na to. Ano, yung painting si Miggy, di yung bumibili ng ganyan kasi mahal, di ba? So, pagtatanong niya sa akin, sabihin ko, bakit? Babayaran mo, sabihin ko. Eh. Hindi na siya magtatanong. Kaya ako supportive din. It works for you, it works for me also. Saka ang sarap ng feeling na nakakabili ka ng gusto mo. Saka, oh nga, so ito nga yung kaya maganda yan na supportive ako because una-una, you don't need to answer to anyone. If you want to buy something, minsan naiiyak na nagumastos ka na naman ng ganito kalaki for ganito. Pero ganun din naman ako, pag bubili ako ng 300,000 pesos na luho, syempre naiiyak ako, so hindi ko gagawin yun. Di ba? So, hindi, kaya hindi ko gagawin yun kasi syempre inisip ko na yung pamilya natin. Gusto ko rin sabihin, bilang may sarili-sarili kami pera, even before nung wala akong pera pa noon or ipon noon, si Chito kasi, di ba, lumo niya mga barel, yung mga knives, hindi ako nag, ano to? Ganon? Oh, never naman ako nag-nag any, ano. Never kahit, naman, Ibig sabihin, hindi ako nagpipigil sa kanya na, oh, ba't kaya yan? Kasi good provider siya. So, okay lang naman. Kasi naman, I only spend yung extra money. Yan yung gusto ko sabihin. Instead of, may kunyari may kinita ka, instead of spending, tapos yung matira, yun lang sisave mo, baliktad. Ako baliktad. Kung kumita ko ng malaki, isisave ko lahat. At kung ano yung matira, yun lang yung pwede kong gastusin. Oh, very OC siya sa banko. Kahit like, saan kung... Kahit saan kung... Naalala ko yung pag mag-withdraw ha, pati yung ultimo, 0.432 mga ganun, ayaw niya. Parang may ano siya, kasi yun kasi niya. Pero yun nga yung point ko dyan. Kumbaga, kaya ko, that's the reason why I feel free to, hindi ako nagigilty mag-spend, is because in-earn ko lahat. Mm-hmm. Tapos kung ano yung matira, yun lang yung ginagastos ko. Ito na yung isa pang point na gusto ko gawin. Lagyan mo ng barriers yung money mo. Huwag mong gawin easily accessible yung pera mo. Kung meron kang 20,000, tapos nasa wallet mo lang, Diyos ko lahat para pwede mong bilhin. Ang ginagawa ko, una, kung may cash ako, iiwan ko yung pera ko sa bahay. Magdadala lang ako 3,000, 4,000. Para pag kakain, imbis na bumili tayo sa sobrang mamahalin, dito muna tayo kasi ito na yung pera ko. At pag may makita ko na hindi ko kailangan ko ba talaga yan? Huwag magdala ng maraming pera. Oh, so yeah, that's easy, one. Leave your money at home hanggat maaari. Or so. Kasi pag marami kang pera sa wallet, feeling mo you can record everything. So yun yung first step. Yung pangalawa, sa ATM lang para kailangan pong withdrawin. And ito yun, huwag ka din mag-iwan ng maraming pera sa ATM. Mm-mm, kasi madali, swipe na lang kayo. Mag-iwan ka lang ng konti. Ilagay emergency. Mo sa passbook para ang hirap i-access. Pipila ka. Pipila ka pa. Or sa time deposit sa akin, it takes 2 days for me to access my money. So yun, may barriers. It's still your money, but you have no access to it agad. Not unless emergency. Na kunyari, if anything happens na may kailangan ka bayaran, it will take 2 days. Sa ATM na lang, may emergency. Oo. So that may layers. May dala kang konting cash, meron ka sa bayan na cash na hindi mo dala, meron ka sa ATM na pag talaga kailangan mo pera, and pero huwag ka mag-iiwan ng malaki. Laging yung pinakamalaking lump. Nakatago or nasa lupa or nasa ano. Basta make your money hindi accessible. Yun yung gusto kong turo. And then, gets na naman yun. Oo. Kaya gusto ko rin sabihin sa mga taong gastadora ngayon, kasi ako dati gastadora ako, na kung gusto nyong makapag-ipon, makapag-invest, nang dire-diretso, dapat buo sa puso ninyo. Kasi mahirap yan. Saka dapat may goal kayo. Para ano yan eh, diet. Diba? Meaning, kung gusto mo talaga pumayat, you have to stick to the plan. Na, hindi, sige. Medyo masaya naman sa work eh. I-reward ko ngayon sarili ko. Bila ko ng ganyan. Shopping. No. Oh, lalo na sa mga online. Tapos ako kaya. Depressed ako, shopping ako. Natutunan ko yung kay Chinky Tan eh. May libro kasi si Mary na binabasa ko sa to. Sa... Kasi ayun din kasi. Ito din, ang gastos ko, libro. Makikita niyo talaga ang dami kong libro sa mga post ko. Okay na kasi yun yung luho mo. Kasi naman, hindi mo naman, pero, knowledge naman kasi. Tsaka ito din, maganda yung mga luho mo naman kasi mahilig siya sa books. So ngayon, ang books niya ngayon, lahat how to improve yourself. Hindi lang sa financial, isa lahat ng bagay. So,
Maganda luho, di ba? Anything that improves yourself is an investment. Para. Investment yan. Gusto kasi maging better every day. Anything that improves you is an investment because mas lalo na ikaw, you're a public figure. So, kunwari, mag-invest ka in public speaking. Investment pa rin yan, di ba? Pero regardless kung ordinary na tao or artista o ano, mas maganda pa rin mag-invest ka sa sarili mo. Like, may mga online courses, di ba? May mga ganyan yan. So, patututunan nyo. Kung hindi kayo mahilig magbasa ng libro, marami yan. Anyway, so, ano na that recap? Una-una, yung sa atin, what works for you, di ba? Pero, kanya-kanya yan. We're just explaining na, ito yung journey namin, Neri, kung paano siya nag-start from someone na hindi nag-iipon to someone na ngayon, trip niya na talaga. Enjoy naman kasi talaga, para siyang gaming. Once yung nilabas mong pera. Sayang gigil, diba? Neri, instead na bumili ka ng magandang kotse agad. Nothing against people who buy cars na magaganda. Masala rin if you have extra money. Pero yung, kunyari, ito lang yung income mo, pero doon nauubos yung pera mo to set up your car, eh, hindi ka makaipon. Always spend your extra money lang. Meron kaming board ni Chito. Meron siya sa man cave niya and meron ako sa office ko na ito yung may goal kami. Goals. Ah, diba? Kailangan. By this time, ito yung kailangan namin mabuong pera kasi may pinagagastasan kami, event space namin, yung rest house. Dapat doon nakalabas. May constant reminder ka na. May inspiration meron kang inipon, meron kang goal. Kasi kung hindi, you'll have excuse na. Mm-hmm. Bili na tayo ng out of, wala sa plano mo, bigla mapapabili ka nito. Mapapadaan ka lang sa mall, di ba? Madidiril ka. Madalan lang kami sa Manila kasi grabe ito. Gastos ko. Anyway, yun lang, dapat may goal kayo. May inspiration kayo na, yun. Yun, napakalaking bagay niya na may goal. Pangalawa, hindi mo isispend lahat ng luho. Kasi luho lang yan eh. Diba? Meaning, if I'm earning this much, tapos lahat binubuhos ko, kada ipon ko, papaseta ko yung sasakyan, alam ko kaligayahan mo yan. Pero, ibig sabihin, doon napupunta pera. Hindi ka makaipon. Pero if you save what you earn, tapos ang trip mo na bigla is, oo nga, simple ng kotse mo. Pero yung, mas lalo na yung first tikim na pag nilabas mo yung pera mo, sabay biglang kumita yung pera mo. Ay, nakaka-addict. Parang sugal. Pero business mo yan. Oh, saka yung bahay namin, simple pwede lang. Namin, sasabi ni Chito, i-repaint na natin kasi faded na yung mga ano. So, kung hindi pa kasi, magkakano ba ang magpapintura? Mga 300,000 yata yan. Kasi, di ba? Oh. So, para sabi ko, hindi muna. Hindi naman siya kailangan pa. I mean, yung 100 to 300,000 natin for repaint ng bahay or pati yung ano sa gilid, pwede natin invest sa iba pa. Hindi, kaya nga kailangan may goal ka. Kasi biglang, pag may goal ka, iisip mo, ay, kaya ko pa naman magtiis sa medyo fade. Or di ko pa naman kailangan pinturahan to eh. Like, kayo nagtitipid ka sa talaga kami. Di naman namin dinideprive yung sarili namin. Pero kailangan, alam mo yung mga luho namin, hindi muna kasi kailangan namin bayaran to. So may goal talaga kami nakasulat. Always have a goal. Tapos magbibilangan kami, ito yung pera namin. Tapos lahat na kinikita natin, doon nakalaan. Oo, nakalaan doon. Ito, may lupa ako dyan. Goal ko dapat na una is gusto ko paglipat ng bahay. Yung gym house namin. Sabi ko, huwag muna. Kasi instead of buying a house, natitiran mo lang. Oo, sabi ko ako yun. Oo nga. Ilagay mo, instead of spending this much on a house, why won't we i-gastusin na lang natin on something, nakikita tayo. May bahay pa naman kami, so hindi pa naman siya, no? So, deny gratification kasi kikitain pa din naman. Saan nag-uusap kami every night na ano ba yung goal yung natin? Magaling, magkaiba tayong pera pero same tayo ng goal. Oo. Kasi syempre may inspiration ka na. Yung una-una syempre, anak namin of course, ay yung nandito na gusto natin maging okay yung buhay. Kasi na, sa vlog ni Chito, yung kung bakit grabe siya mag-ipon. Knowing na galing siya sa yaman. Pero basta dun, malalaman nyo na. Ako talaga galing sa hirap. Yung hirap na tipo kumukuha ng aning baboy. Hindi namin kinakain pero pinapakain gusto ka sa mga baboy namin. So, yun, dun talaga. Naglalako ng ulam. Ang dami mo talaga sa kwentos eh. Sa bahay. Siyempre, to inspire other people din. Kailangan. Kasi para malaman din yung background why we are ganito. Oo. Kung bakit kailangan ko sabihin sa kanila ng ano, para, baka kasi iniisip nila kasi artista ka or ano. You know, doon ako nag-start. Hindi, tsaka tama din yan yung kwento mo. Kasi the reason why ganito ako sa pera, kaya ako, hindi naman ako kuripot, pero hindi ko binibigay yung lahat ng luho ko. Because, kuripot ka. Oh, you know why? Kasi when we were kids nga, nakwento ko to sa vlog ko eh. Check nyo, Chito Miranda YouTube. Yung point dyan is because nung bata kami, nakuha namin lahat ng gusto namin. Pinakamamahal na toys, gaganda ng mga sasakyan ng lolo ko, ng parents ko. Actually, mayaman kasi yung grandparents ko, not my parents. But mayaman din sila because of their, pero they were spoiled and they lost all their money. So nakita kung gaano kasarap mabuhay na sobrang spoiled, so biglang walang pera. Claro na sa Ateneo, iba yung pressure doon, di ba? So doon ako natuto na, kailangan pala yung pera, iniingatan. Which is, naging blessing din for me. Could you imagine kung spoiled lang ako palagi? Diba? And kaya na ako naging street smart, kaya naging parokya yung parokya because yun na. Naging blessing. Anyway, point ko lang dyan is, kaya ako mahigpit sa pera is because na-experience ko na maging spoiled, tapos nawala lahat. And I realized na training yan. Kaya ngayon, with what I earn, ayoko mangyari yan sa anak ko.
gusto ko talagang everything that I do is for the future and palaguin na palaguin yung money. It's a nice greedy. I want to earn to secure the future of Miggy and my family. Ako naman, kaya ako naging gastador because wala naman kaming ganun. So parang yung kumita ko, wow! Sige, gusto kong maranasan yung mga hindi ko naranasan noon. But eventually, syempre, magsasawa ka rin naman. Hindi, nag-gets ko yan eh. Alam mo, parang may kunento ko sa akin dati. Benta kayo ng barbecue, diba? Tapos, mami mo may goal. Kunyari ganito, kailangan natin na sala set. So bibili niya yung barbecue. Pag nakaipon na, ubus lahat sa sala set. So naging ganun yung mindset mo. Kailangan ka mo, I'll buy what I need or what I want. So walang ipon. Because ang inisip mo lang is how to buy the sala set. So ikaw, nung nag-artista ka, pag may pera ka, ito naman, ito, bibili ko to. Actually, more on pagkain ko nun. Nung ano, yung, kasi hindi ko naranasan yung manood ng sine, yung mga ganun, na ako talaga, yung mga McDonald's and Jollibee, pinig ko yaman-yaman mo na pag kumain ka talaga nun. Ganun yung level na kahirapan and all. Pero at least natuto ako. Sorry, medyo kalat-kalat yung... Para lang kami nakapagkwentuhan, tayo nakapagkwentuhan. Para kami nakapagkwentuhan, lasing. Grabe. Sorry, ano kaya ako speaker? Yun. So anyway, yun. Sana may natutunan kayo. And huwag kayong mahihiya mag-comment. Binabasa ko yan. Pero mas binabasa ni Chito lahat ng comments ninyo sa lahat ng social media accounts ko. Kung baka may gusto pa kayong mga topics na gusto ninyong pag-usapan namin dalawa. Since gustong-gusto naman yung kikest dito. So, yan. Salamat po and God bless. Good night. Ganda na sa ako.